Hi there! I'm HR Leia G and welcome to my channel. For today's video, magpa-follow up ako ng status ng aking GCash account verification para mapabilis yung pag-fully verify ng aking account. By the end of this video, malalaman natin yung step-by-step guide kung paano ito gagawin at kung gaano katagal mafu-fully verify yung aking GCash account. Kung bago ka pa lang sa aking channel, and interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Sa nakaraang video ko, nag-verify ako ng aking GCash account gamit ang eFill ID or Temporary National ID. After matapos yung verification process, naka-indicate sa confirmation page na after 24 hours, mag-expect daw ng SMS or text message from GCash about sa status ng verification. Pero after 24 hours, wala akong na-receive na text from GCash. Kaya chineck ko na lang yung status ng verification sa aking profile. Pero nakalagay pa din dito na verifying pa din yung status ng aking account. Kaya naman ipa-follow up ko yung verification status ng GCash account ko. Kasi possible umabot yan ng 1 to 2 weeks or higit pa kung mag-aantay lang tayo ng text message ng GCash. Para ma-follow up yung status ng ating verification, first, mag-login lang tayo sa ating GCash account. Then, itap lang natin yung ating profile icon. Pag nasa profile page na tayo, tap lang natin yung help. Then, pag nasa help center page na tayo, tap lang natin yung submit a ticket. Next, i-fill out lang natin yung submit a ticket form. I-input lang natin yung mga hinihingi na details. Lahat ng may red asterisk ay required po lagyan, tulad ng ating GCash registered email address, yung ating GCash registered full name, yung ating mobile number. Sa pag-input ng ating mobile number, huwag po tayong maglagay ng zero sa unahan at huwag maglagay ng spaces. After ma-input yung ating GCash registered email address, GCash registered full name at mobile number, next, pipili naman tayo ng concern category. I-tap lang natin yung arrow down. Then, tap lang natin yung account verification. After matap yung account verification, i-tap naman natin yung I have an existing application. Then, i-tap lang natin yung my account is still in we're verifying your account. After makapili ng concern category, i-input naman natin yung mga ID submitted for verification. Itap lang natin yung arrow down. Then, lalabas yung mga list of IDs. Hanapin lang natin dito yung eFill ID. Pero upon checking, wala po sa list yung eFill ID, kaya yung others ang pipiliin ko. Then, kailangan nating i-specify yung ID na ginamit natin for verification. Ilalagay ko lang dito yung eFill ID. After nyan, check lang natin yung box under sa screenshot of error prompt. Then, kailangan nating i-input yung date kung kailan yung last time na sinubukan nating mag-verify ng account. Tap lang natin yung arrow down. Then, lalabas yung calendar. I-input lang natin yung date. Ang ilalagay ko dito is June 1 since ito yung date na last akong nag-verify ng aking account. Yung format po ng date na nakalagay dito ay day, month, and year. After nating ma-input yung concern category, ID submitted for verification, ma-check yung screenshot error prompt, and yung date kung kailan tayo last na nag-verify. Next, i-provide naman natin lahat ng details na makakatulong para ma-assist tayo ng GCash sa ating concern.
ito po yung nilagay ko. I would like to check status of my account verification. After 24 hours, I haven't received an SMS from GCash. Sa mga magpa-follow up ng status ng account verification, pwede nyo pong gayahin na lang yung message na nilagay ko. Palitan nyo lang yung 24 hours ng days or weeks kung gaano nakatagal from the time na nag-verify kayo ng inyong account. After ma-provide lahat ng details, tap lang natin yung add file or drop files here. Then, magdadirect ito sa files ng phone natin. Pipili lang tayo kung saan nakasave yung file na i-upload natin. Since yung file na i-upload ko ay nakasave sa images, ito yung pipiliin ko. Then, itatap ko lang yung screenshots. Next, hanapin lang natin dito yung file na i-attach natin. Dalawang file yung i-attach ko. First, yung screenshot ng profile ng aking GCash account. Then, yung screenshot ng confirmation page kung saan naka-indicate na makaka-receive tayo ng text message from GCash after 24 hours. After makumpleto yung pag-fill out ng submit a ticket form at ma-attach yung files, tap lang natin yung submit. After matap yung submit, eto po yung lalabas. Thank you for reaching out to us. Please check your email to view your ticket. Then, click lang natin yung OK. Pag bumalik tayo sa Help Center page, makikita natin dito yung ticket na sinubmit natin. Click lang natin yung open para makita yung ticket. Makikita natin dito yung details kung kailan tayo nagsubmit ng ticket. June 2 at 8:05 PM ako nagsend ng follow-up. After a few seconds, nag-appear din dito yung reply ng GCash Help Center. Naka-indicate dito na due to the unexpected incoming volume of high verification applications, please expect delays in approvals. We apologize for this inconvenience, but rest assured that we are doing our best to accommodate all your requests. You will be receiving an SMS notification about the status within 48 hours. So, base po sa reply ng GCash Help Center, mag-aantay po ulit ako ng SMS or text message from GCash after 48 hours. After less than 48 hours, naka-receive ako ng text message from GCash noong June 4 at 3:46 PM about sa status ng verification ko. Tatlong text message ang na-receive ko. Yung dalawang text message, naka-indicate dito sa message, "Thank you for going through the KYC process." Then, nakalagay yung reference number. Yung first two text message, same lang yung message pero magkaiba yung verification number na nakalagay. Then, yung isang message naka-indicate na, "Congratulations, your account has been fully verified. You can now use send money, online cash-in, bank transfer, and more." Nag-login ako sa aking GCash profile to check. Then, nakita ko na fully verified na nga yung status ng aking GCash account. Nag-verify ako ng aking GCash account noong June 1. After 24 hours at wala silang feedback, nag-follow up ako ng aking account verification noong June 2 at 8:05 PM. Then, after less than 48 hours from the time na nag-submit ako ng follow-up, na fully verify na yung aking GCash account. Lumalabas in less than 3 days na fully verified na yung aking GCash account. At yung ID na ginamit ko dito ay yung eFill ID or Temporary National ID. Reminder lang din po sa lahat ng gagamit ng eFill ID or Temporary National ID for GCash account verification, make sure po na na-verify nyo na yung ID nyo using Filses Check bago ito gamitin for GCash account verification. Meron po akong video kung paano i-verify yung eFill ID or Temporary National ID gamit ang Filses Check. Makikita nyo po yung video link bago po matapos yung video na ito. If ever hindi pa din na fully verify yung inyong GCash account after 48 hours from the time na nag-follow up kayo, mag-submit lang po ulit kayo ng ticket hanggang sa ma-fully verify yung inyong account.
Ganun lang po kadaling mag-follow up ng GCash account verification. And sa case ko, naging effective naman po siya dahil in less than 3 days, na fully verify na yung aking GCash account. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel.